Hello, sabi ng iglot sa akin, para daw makapunta raw ako sa langit, kailangan ko daw mag-anak at mag-asawa ng isang babae para mapatunayan ko na hindi daw ako bakla. At tigil-tigilan niyo ako sa mga ganyang klaseng depensa ninyo sa akin para lang pagtakpan yung mga basurang doktrina niyo. Unang-una, hindi naman ako, kaya ako hindi mag-aanak, hindi naman dahil sa gender preferences ko, kasi ayoko. Sarili ko ngang katawan, hindi ko maitaguyod eh. Mag-aanak pa ako. Ayoko makakita pa ng panibagong taong isisilang na magiging miserable ang buhay gaya ng pagiging miserable ng pamumuhay ko. Kung ang sarili ko ngang hindi ko maitaguyod eh, hindi ko mabigyan ng magandang buhay, what more pa kung nag-anak ako. Pangalawa, hindi naman dapat nag-aanak ang isang tao para lang masabing may mag-aalaga sa'yo. Kung gusto mo mag-aalaga sa'yo, di kumuha ka ng caregiver. Ang anak ay minamahal. Kung ikaw ay irresponsable, huwag mong ipasa sa anak mo yung pagiging irresponsable mo bilang magulang. Nag-anak ka, bunga yan ng pagmamahalan. Hindi yan bunga ng pangangailangan mo bilang isang magulang. Kung ako magkakaroon ako ng anak, hindi ko obligahin ang anak ko na magtrabaho para sa akin. Hindi ko obligahin ang anak ko na mag-aral ng mabuti para lang may mabigyan ako ng magandang buhay. Uobligahin ko sila na maging matapang at maitaguyod ang buhay nila mismo sa maayos na paraan. Kasi ang mindset ngayon, mag-aanak para may mag-aalaga, mag-aanak para pag mahina may magtatrabaho, mag-aanak para in case na wala silang trabaho may magpapakain sa kanila. That is a wrong mindset. Sa akin, mag-anak ka dahil bunga yun ang pagmamahala ninyo at mahalin mo yun kasi anak mo yun. Hindi niya obligasyon na pakainin kayo. Hindi niya obligasyon na ibigay ang pangangailangan ninyo. Diba? Kung meron kayong pangangailangan bilang mga magulang, itaguyod niyo yung mga sarili ninyo. At hindi basihan sa pagkakaroon ng anak para matawag na straight na lalaki ka na o straight na babae ka na. Dahil may mga LGBTQ na may anak. Merong bisexual na may anak. May lesbian na may anak. May bakla na may anak. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi naman nasusukat dyan yung kasarian mo. Or yung gender preferences mo. Ang pagkakaroon ng isang anak, yan ay bunga ng pagtatalik ng dalawang tao na opposite sex. So kung nabuntis ang tibo pa din naman siya. Nabuntis nga lang. Kung ang bakla nakabuntis ng babae, hindi naman ibig sabihin straight na siya. Bakla pa din siya. May anak nga lang. Baklang may anak, tomboy na may anak. Kaya hindi porket may anak ka, ibig sabihin lalaki at babae, tunay na lalaki at tunay na babae ka na. Yan ang isiksik nyo sa mga kokote nyong mga iglot kayo. Huwag nyo akong i-define na para maging straight na lalaki, dapat akong mambuntis ng babae. Dahil hindi ko gagawin yan kahit naging straight pa akong lalaki kung hindi maayos ang buhay ko.